Huwag mo akong alalahanin. Oras gumaling ako, tutulungan kita maghanap. Matapos magpaalam kay Rafael, dumiretso lang si Mian sa condo unit na bigay sa kanya ni Sihan. Aba, maganda pala itong nakuha mong unit, iha. San ko ilalagay itong mga gamit mo, Cindy? Tanong ni Joshua. Kahit ilapag mo na lang dyan. Wala sa sariling sagot ni Mia. Nagdagis ang kanyang panga. Dumiin ang pagkakahawak niya sa mga gamit. Parang nilapirot ang dahan-dahan ng puso niya habang minamamasdan ang dalawang litrato na masaya. Kung tutuusin, isa lang itong selfie picture ni Mia kung saan nag-photobomb si Sihan. The picture was not sweet at all, but the smile on their faces is more than one enough to tell Joshua that they were both happy. Joshua? Agad siyang napalingon na marinig ang bariton ng boses ni Uncle Nick. Nabanggit na sa akin ang pamangkin ko, yun tukol sa problema mo, iho. Wala ka raw ibang matuloy yan simula na tinanggal ka sa SEPS. Mariing na parinok si Joshua, tsaka matipid na tumango. Huwag kang mag-arala. Naintindihan ko ang sitwasyon mo, iho. Pero bilang tiyuhin ni Cindy, pinag-iingatan ko siya na parang turi kong anak. Isa-isang tinulong ni Uncle Nick ang mga CCTV camera na naka-install sa buong unit ni Mia. Hindi ko naman siguro gagawa na hindi maganda, di ba? Naku, hindi po, tito. Takot ko lang po sa pamangkin ninyo. Good. I'll be the one to set the house rules. Una, dito ka lang sa sana matutulog. Pangalawa, bala kung pumasok ng kwarto ng pamangkin ko. Pangatlo, hindi ka pwedeng pumasok sa unit hanggat wala siya. At pang-apat, you will do the household chores for her. Naiintindihan mo ba? Opo. Don't worry, iho. I will give you a monthly allowance. Nakangiting wika nito. Isa lang ang ipagbibilin ko sa iyo. I want you to look after her while I'm gone. She is totally depressed right now. Don't let her drink too much alcohol. May pagkalasinggera yung pamangkin ko. Bulong ni Uncle Nick. Kaibigan ko po si Cindy. Huwag po kayo mag-alala. Aalalayan ko po siya. Nakahinga ng maluwag ang matanda sa narinig. Masaya nitong tinapik ang balikan ni Joshua. Tsaka inakbay ng binata. Kaagad nalingon ni Joshua si Mia, pero unti-unti naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi na makita niyang malungkot ang nakadungo sa bintana. Sabi ko na nga ba't nandito ka lang eh. Nilapitan ang matandang lalaki sa Sihan. Kasalukuyan ito nakaupo sa labas ng lobby ng ospital. Wala itong imikat sa dyang napakalalim ang iniisip. Pakiramdam ko may naghihintay sa akin. Nabigla si Mr. Zhang nang biglang magsalita ito. Paano kung tatay pala ako na may hihintay sa akin, anak? O kaya nanay na nag-aalala kung nasaan ako? Kundi naman baka may asawa ko naghihintay sa pag-uwi ko. Hindi ako dapat nandito. Inis na sinabunutan ni Sihan ang sarili. Pero wala tayong magagawa hangga't hindi bumabalik ang alam mo. Pagkalma sa kanya na matanda. Pangako, tutulungan kita. At ano naman ang kapalit? I already told you. I'm doing this because you saved my life. But then, the old man's gentle demeanor changed into a serious one. I have an important transaction coming this month. The only thing that I will be asking for you to is to be my bodyguard. Pero imbes sagot ang makuha nito ay isang nakakalokong sipol ang lumabas sa bibig ng binata. Habang tilingnan ng sexy nurse na kadaraan lang. Well, I hope you don't have a wife. Otherwise, you'll be dead. Buong araw hindi lumabas ng kwarto si Mia. Simula na makauwi sila mula ospital, humarap ito kaagad sa kanyang computer. Sinubukang i-trace ang tracking device sa Sihan. Cindy, kain na! Sigaw ni Joshua. Mauna ka lang kumain, mamaya na ako. Muli niyang hinarap ang monitor. Masakit ng kamay niya kapipindot ng mga codes at carry review ng mga CCTV footages, pero wala pa rin. Damang-daba niya ang pagod pero hindi niya magawang sumuko. Please, Sihan, magpakita ka sa akin. Biglang nagising Sihan mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. Di niya mawari bakit ganun lang ang naramdaman niyang lungkot na magising siya. Gayong wala naman siya naalalang na panaginipan niya. Huminga siya na malalim at tumingin sa kawalan. Bakit pa pakiramdam ko may naghihintay sa akin? Saan ka pupunta? Walang lingon-lingon na saway sa kanya ni Joshua habang naghuhugas na ng pingnan. Napangibigla si Mia. Diyan lang po, sir. Hintayin mo ko, sasamahan kita. Mahinang wika ni Joshua habang tinatapos ang paghuhugas. Wag na, bibili lang naman ako dyan sa baba. At anong bibilin mo? Mia can't help but roll her eyes at him. Lason. Lason sa daga. Malaking daga. Lalasunin kita mamaya. Sige, payag ako. Basta tetestingin mo muna sa sarili mo bago mo ibigay sa daga. Joshua naman eh. Pinagbawalan ako ni Uncle Nick na magstay dito sa kondo kapag wala ka. Ibig sabihin kapag lumabas ka, kailangan lalabas din ako. Diyan ka lang, kukunin ko yung jacket ko. Pumasok si Joshua para kunin ang jacket. Pero paglabas niya, wala na doon ang dalaga. Miss, bawal ang minor dito sa bar. Hindi ako minor. Binuksan ni Mia ang bag, kinuha ang ID mula sa pitaka. Minor yan.
sigaw ng isang lalaki. Agad tinago ni Mia ang ID nang marinig ang boses ni Joshua. Pero bago pa siya makalingon, hinawakan ni Joshua ang hood ng jacket niya tsaka kinaladkad pa rin sa bar. Joshua, bitawan mo ko, nakakahiya. Inis na utos ni Mia. Pero hindi siya pinakawalan nito. Tahimik siyang kinaladkad nito pabalik ng kondo kasalukuyang tinatahang kabaan ng walang katao-taong parking lot. Joshua, ano ba? Tinabi niya na malakas ang brasa nito. Gusto ko lang makalimot. Gusto kong uminom. Bakit ba? Baka kalimot ka ba? Hindi nakapagsalita si Mia. Kapag ba umiyak ka ngayon, hindi ka na iiyak bukas. Kapag uminom ka ba, lilitaw sa Jake dito? Hindi naman, di ba? Nilapitan siya ni Joshua. Kung gusto mong uminom, sasamahan naman kita. Di ba naman kailangan magsarili? Nagtungo sila sa hindi kalayo ang parking lot. Naapo si Mia sa gutter. Tahimik na ininom ang beer na inabot sa kanya ni Joshua. Malamig ang simoy ng hangin. Tila ba nakikiayon sa nararamdaman niya? Wala rin ibang taong dumaraan at tanging sila lamang ang naroon. Kailan mo pa nalaman ang tukol sa amin ni Jake? Matagal na. Nilapag sandali ni Joshua ang beer na hawak, tsaka tinitigan ng dalaga. Nakita ko kayo minsan ni Jake. Magkayakap sa harap ng cake nung dati mong tinitirahan. Yung gabing pinag-bake mo ako ng cake para sa birthday ng mama ko. Sandaling napatigil si Mia nang bigla niyang naalala ang kadudududang kahon ng cupcake at isang baso ng frap na naiwan sa tapat ng gate niya nung gabing iyon. Kung ganoon kay Joshua pa nagaling ang mga yon, lalo tuloy di makatingin ng diretsyo si Mia sa binata. Hindi ka ba nagtataka? Hindi ako nagtaka, Cindy. Nasasaktan ako. Huminga ng malalim si Joshua at saka lumagok ng beer. Pero syempre wala naman akong karapatan. Parang biglang nalalon ni Mia ang sariling dila at di niya makuha magsalita. Alam ko naman may gusto kang iba. Pero sana naman huwag mo akong itulak palayo. Hindi naman ako magugulo eh. Kaibigan mo ko, Cindy. Pwede mo akong lapitan kung may problema ka. Hindi mo kailangan magsuno. You are too good for me, Joshua. I will never qualify as your friend. Ang kaibigan hindi nagsisinungaling. Marami akong hindi sinasabi sa'yo. Mapait na napangiti si Mia. Eh di huwag mong sabihin. Biglang natahimik si Mia. Kung nahihirapan kang sabihin, eh di huwag. Pilit kumiti si Joshua. Tama na nga, change topic muna tayo na mapahinga naman yung mata mo kaiiyak. Kumuha ulit ng beer si Joshua at binuksan ito. Ikaw ba? Wala ka bang gustong itanong sa akin na chismis? Yung very very light lang ha? Nakangiting tanong nito. Sabay abot ng chicheria. Biglang natawa si Mia. Nagbukas na panibagong beer si Joshua at saka inabot sa dalaga. Joshua, natatandaan mo pa ba yung unang beses tayo nagkita? Yung nakipag-away ka sa akin ng dahil lang sa headband. Sino ba makakalimot nun? Para kanino ba talaga yon? Aha, napatan lang talaga ako noong araw yun sa bazaar. Kaso nung nakita ko yung headband, naalala ko bigla yung first love ko. Si Carla? Tanga. Malutong na sigaw ni Joshua. Lalo tuloy natawa si Mia sa bad trip na itsura nito. Hindi nga nag-headband yun eh. Eh sino nga? Nung bata ako, meron akong crush na mahilig mag-headband. Natatawang sambit nito. Ibig sabihin nakipag-away ka sa akin ng dahil lang dun? Hindi ba kapaniwala si Mia? Binato niya tuloy ng chicheria ang binata. Pakiramdam ko kasi makikita ko siya ulit. Kaya nagpumilit akong bilhin yun. Nabanggit ko kasi sa kanya na kapag nagkita kami, bibilhan ko siya na mas maganda doon sa suot niya. Nagkita na naman ba kayo ulit? Hindi. Humagalpak ng tawa ang dalawa. Saan nakilala? Sa grade school? Tanong ni Mia. Hindi, sa Baguio. Napatigil bigla sa pagnguya si Mia. Actually, ex-girlfriend ni Sir Rafael yung tinutukoy ko. Huwag ka maingay ha. Parang binuhusan na malamig na tubig si Mia sa narinig. Napako ang tingin niya kay Joshua. Di magawang lunaki ng kinakain na kanina pala kabitin sa ngalangala niya. Bigla siya may naalala. Malakas ang hihip ng hangin ng mga oras na iyon. Kaya marahan niyang hinawi ang mahaba niyang buhok. Kasabay ang dilaw na lasa ng kanyang headband. Di niya tuloy mapigilang mapangiti habang pinagmamasa ng sarili sa salamin ng bintana. Sigurado matutuwa si Rafael kapag nakita niya na suot ko itong bigay niya. Muli niyang nalingon ang salaming bintana sa kanyang likod saka tinignan muli ang sarili. Mababasag na yung salamin, uy! Nagulat si Mia nang may tinig na isang batang lalaki. Ngayon lang napansin na may bata pala nakatayo doon sa bintana. Ngayon lang niya nakita ang batang ito at wala siyang ideya kung paano ito napadpad sa mansyon nila. Pero isang bagay lang sigurado siya. Kilala niya ang uniforme nito at nakatitiyak siya. Pumapasok ito sa isang mamahaling exclusive school sa Manila. Sino ka? Hindi ako sinuka. Sino ka ba? Bakit ka na dito sa mansyon namin? Mansyon? Ibang maid's quarter lang naman namin to eh. Aray! Napahiyaw sa sakit ang batang lalaki habang sapo-sapo ang namumulang tenga. Pagpasensyahan mo na ha, anak ni Mr. Hanrel Armada.
Walang emosyong wika ni Rafael dito, tsaka sinamaan ang tingin ng bata. Lumabas si Rafael ng Teresa kasama nito, pero biglang napatigil si Rafael na makita ang dilaw na headband na suod ng dalaga. Nagustuhan mo ba? Hindi lang gusto. Gustong gusto. Ang ganda kaya. Hindi kaya. Ang pangit. Kantsaw ng bata. Marami pa mas maganda dyan doon sa amin eh. Pag uwi ko ng Manila, ibibili kita na mas maganda dyan. Natawa si Mia sa sinabi nito. Talaga ba? Gawa ba sa ginto yung headband na yan? Baka wala akong pambayad dyan ha? Basta huwag kang magpapaligaw sa iba. Kapag lumaki ako, niligawan kita. Sigurado naman ako sasagutin mo ko kasi gwapo ko. Isang malakas na batok ang inabot ng bata kay Rafael. Girlfriend ko yan, unggoy. Gigil na wika ni Rafael. Hoy Cindy, ano nangyari sa'yo? Bakit yan itsura mo? Nag-aalala pero natatawang tanong Joshua. Sino bang mag-aakala na ang batang gusto niyang pingutin noon ay ang binata na palang kaharap niya ngayon? Ang laki mo na, hindi kita nakilala. Bakit ba naman natanong yung first love ko? Nagselos ka ba? Pang-aasar ni Joshua. Huwag ka mag-arala, mas maganda ka naman dun eh. Sa totoo lang, hindi ko nag-aalam matandaan yung itsura nun eh. Ang tagal na rin kasi tsaka pinigurado matanda na yun ngayon. Baka mamaya, anim ng anak nun eh. Mia just smiled, ran her fingers through his hair and softly touched his cheek. Hoy Cindy, lasing ka na ba? Mia cannot help but giggle. Even though his heart is terribly breaking this for this kid, you've suffered a lot in the past. Paano ko ba sasabihin sa iyong lahat nang hindi ka masasaktan? Joshua, may sasabihin ako sa iyo. Umayos ng upo ang binata. Buntis ka? Napangiwi si Mia at saka tinampalampisin ito. Tanga, hindi yun. Joshua, listen to me. Biglang napaigtad sa pagkakaapo si Joshua na biglang tumunog ang cellphone niya. Wait lang ha? Kaagad lumayo ito at saka sinagot ang tawag. Pinagbasa ni Mia si Joshua at di niya maiwasang makaramdam ng awa sa bata. Anong pinaplano mo, Rafael? Bakit mo itinaboy ang batang to? Hindi ba't siya ang totoong may-ari ng SIPS? Naitanong ni Mia sa sarili. Matapos ang ilang minuto, binitikan din siya ni Joshua. Cindy, may kailangan lang akong puntahan. Baka pwedeng pahiramin mo ako ng susi, baka kasi gabihin ako eh. Okay. Tugon niya, tsaka kinuha ang susi sa bag. Tsaka, pautang na rin ng 20 ha? Wala kasi akong pamasahe. Natatawang wika nito. Napatanga tuloy sa kanya si Mia. Branded ang jacket mo, 20, wala ka? Pagkarating ni Joshua ng secret hideout, naroon na si Kaido sa training hall. Kasaro kayo nag-train ng kendo. You are 5 minutes late. Sorry, kasama ko kasi si Cindy. Nahirapan pa ako magpalusot. Mabilis nagtungo ng locker room si Joshua para magpalit ng training gear. Pero paglabas ng training area, isang bumubulusok na kutsilyo ang sumalubong sa kanya. Mabilis niyang nailagan nito pero nahagip pa rin nito ang kaliwang pisngi niya. Agad siya napatingin kay Kaito na ngayon nakatayo sa gitna ng training hall. Matiim tong nakatingin sa kanya habang pinapaikot ang maliit na kurbadong kutsilyo sa pangitan ng kanyang daliri. You want to be Shadow Fox, kid? Di agad nakapagsalita si Joshua. Mariin siyang napanunok. Tanging tango lang naisagot niya rito. Then watch me cut you into 10 pieces. Matapos ang ilang oras ng training, bumalik si Joshua sa kondo ni Mia. Dingin sa kanyang kaalaman, kanina pa nakasilip si Mia sa maliit na siwang ng kanyang pinto at masinsin siyang pinagmamastan. San galing ang isang to? Madaling araw na. Agad hinubad ni Joshua ang jacket na suot. Tinapat sa bukas na gripong dugang braso, natatandang ng hiwa at saksak. Shit! Halos manginig ang buong kalamnan ni Joshua na maramdaman niya ang matinding hapdi ng bawat sugat na natamo. Kinagat niya ang kanyang labi, tahimik na tiniis ang sakit. Habang napako naman si Mia sa kinatatayuan at pinagmamasan ng binata. Joshua, ano bang pinagagawa mo? Bulong niya sa sarili. Habang pinakinggan ang impit na daing ng binata sa loob ng banyo. Ilang araw nang lumipas, mula nang tumira si Joshua sa kondo ni Mia, pero lagi nilang nasa labas sila nagkikita ng binata. Yan ay tuwing nag-aalmusal lamang sila sa fast food na malapit sa kanilang area. Ang taas ng araw, Joshua, naka-jacket ka? Kunot noong tarong ni Mia. Ganun talaga kapag gwapo, tiis porma kapag nagpawis ang kilikili mo. Hoy, itong pawis ko, amoy Versace yan. Pagmamalaki ni Joshua. Ang dami kayong gustong sumubusob dyan. Gusto mo ba itry? No thanks, hindi ako mahilig sa sinigang. Mula sa kanyang upuan, tahimik lang si Mia pinagmamasan si Joshua habang kumakain ito ng burger. Hindi ka na ba talaga papasok ng school? Halos mabulunan pa si Joshua sa pagtatanong sa kanya. Next week na lang ako papasok. Yun naman yung nakalagay sa excuse letter ko eh. Hindi din nagawang kumain pa ni Mia at pinagmasan na lamang niya ang gutom na bata.
Kung hindi gutom na gutom, pagod na pagod ang itsura nito. Ano bang pinagkakaabalahan ng batang to? Joshua, bakit lagi ka nalang gabi umuwi? Napatigil itong bigla sa pagnguya at napatingin sa dalaga. Bakit? Namimiss mo na ba ako? Nakangiting biro nito habang pulong-pulo ang bibig. Umuwi talaga ako ng gabi para siguradong nandoon ka na sa bahay. Mia glared at him, looking totally unconvinced. Huwag mong sabihin na may lakad ka na naman ngayon. Diyan lang, mag-grocery. Biglang kumunot ang noo ni Mia at saka tinignan ang binata. Bakit ka mamimili? Eh, punong-puno ang ref. Hindi naman para sa bahay, para sa papa ko. Papa niya? Takang talong ni Mia sa sarili. Birthday ng papa ko bukas. Lagi naman sila celebrate ni mama yun eh. Kahit patagal nang wala ang papa ko. Bigla tuloy na lungkot si Mia sa narinig. Sorry ha? Sus, wala yun. Matagal nang patay ang papa ko. Si mama naman nagkaroon ng mental condition pagkatapos sa mga nangyari. Kalimitan nakatulala na siya at tinagsasalita. Bakas na bakas ang lungkot sa boses si Joshua. Nilapag niyang baso ng soft drinks at kagad pinunasan ang bibig nito. O siya, mauna na ako sa'yo, Cindy, ha? Pagkatapos ko kasi mag-grocery, maglalakad pa ako eh. Grabe ang booking mo, Joshua. Namamakla ka ba? Ngumisi si Joshua saka kumaway paalis. Dumaan ang buong hapon hanggang dumilim na pero hindi pa rin bumabalik sa kondo si Joshua. Akala ko pupunta siya sa mama niya. Agad gumawi ang tingin ni Mia sa counter table. Pinagmasdan ng grocery bag na pinamili ni Joshua para sa kanyang ina. Mga ilang minuto pa ay naulinigan na ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahan binuksan ni Joshua ang pinto. Maingat na pumasok sa loob ng madilim na unit. Sinira niya ito ng walang kaingay-ingay at tahimik na nagtungo ng sala. San ka galing? Halos atakihin sa puso si Joshua sa gulat na mabungara niya ang dalaga sa gitna ng madilim na silid. Ano ka ba naman? Bakit ka nakatayo dyan? Akala ko tuloy may white lady na dito. Huwag kang ang patawa, Joshua. Pulong-pula tong pantulog ko. Binuksan ni Mia ang ilaw sa loob ng sala pero halos mapmaang siya. Nakita niya ang banga sa mukha ng binata. Ano nangyari sa'yo? Kaagad umiwas ang tingin si Joshua. Wala to, napatrobo lang sa kabilang school. Inawakan ni Mia ang mukha nito para masipat ang putok sa lamin nito at hiwas sa pisngi. Pero labas niya ang kinagulat ang mailit ng temperatura ng binata. Nilalagnat ka. Sus, wala to. Marahang tinabi ni Joshua ang kamay nito at saka dumiretso sa sofa. Itutulog ko lang to. Bukas wala na to. Kaya matulog ka na rin. Pakipatay na rin ang ilaw. Agad nitong tinanggal ang sapatos. Huminga sa sofa. Sabay takip ng unan sa mukha. Good night. Napangawi na lang sa inis si Mia habang pinagmamasa ng lagain niyang binata. Hi. Mukhang nakalimutin ng birthday ng papa niya. Kumunot ang noon ni Joshua at saka paulit-ulit kumurab. Napatingin sa nakakasilo na sinag ng araw mula bintana. At doon niya lang napagtanto tanghali na pala. Ganun na ba katagal ang tulong niya? Mahina niyang bulong. Agad nahagip ng kanyang mga mata ang nakatakip na babay sa ibabaw ng lamesa. Binuksan niya ito at di maiwasan mapangiti. Habang pinagmamasan inihandang sandwich ng dalaga para sa kanya. Pati na rin ang baso ng tubig at gamot sa gilid nito. Kinuha niyang post-it na nakadikit sa panangloob ng pagkain at binasa ito. Kumain kang mabuti. Tapos uminom ka ng gamot. Ako na nagluto ng mga pinamili mo at gumawa rin ako ng cake. Surprise sana eh, kaso tulog at ninarinit ka pa. Dumiretso na ako sa mama mo. Sumunod ka na lang sa ospital kapag bumuti ng pakiramdam mo. Cindy. Halos mapatalon si Joshua mula sa sofa. Buong pagmamadaling sinuot ni Joshua ang kanyang sapatos. Tsaka nagmamadaling umalis. Mabilis siya nagtungo ng ospital at dalidaling lumakad patungo sa silid ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nito. Ngunit halos mahigit niya ang kanyang paghinga bago pa niya tuluyang mabuksan ang pintuan. His eyes widened and his lips parted. His grip tightened around the doorknob as his heart slowly melted at sight of the only girl he likes, taking care of the most important woman in his life, his mother. His eyes started to well up in tears as he watched her talk to her mother like it was her own while giving a gentle massage on her arms and shoulders. Wala man itong imik at nakatulala pa rin sa kawalan ng kanyang ina. Hindi-hindi naman nakalampas sa paning ni Joshua ang matipid na ngiti nito sa sulok ng kanyang labi. Hindi mapigilan ni Mia ang mapangiti habang minamasayang ina ni Joshua. I always imagined doing this to my own mother but unfortunately, I did not have the chance. Ginagap niya ang kamay na matandang babae, malambing na pinagbasa na nakatulalang mukha nito. Hindi niya tuloy maiwasang maalala ang sarili niyang mga magulang. I miss my parents. Mia took a deep breath, shook her head and plastered on a faint smile. Huwag po kayo mag-arala, parating na po si Joshua. Pero habang wala pa siya, ako po muna mag-aalaga sa inyo.
Malambing na wika ni Mia habang inaayos ang damit ng matanda. Maingat niyang hinawi ang buhok nito. Saka masuyong sinuklayan. Tahimik na isinara ni Joshua ang pinto at di niya na napigilan na mapasandaran tuluyan sa pader. At this very moment, it was already too late for him. No matter how hard he resisted, she already stole his heart. Sunod-sunod na malakas na katok ang narinig ni Kaito mula sa pinto ng kanilang secret hideout. Kaagad niyang napitan ng door monitor at tinitigan ko sinong tao roon. Binuksan niya ang pinto. Ganun lang ang gulat na makita sa Joshua. Nagmamadali ka bang mamatay? Hindi ba sinabi ko sa'yo magpahinga ka muna? Let's train. Joshua's voice, full of determination. I want to be the fox. I want to be Shadow Fox. Wika ni Joshua. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.